Magandang araw mga kabonsai. Welcome po muli sa channel ko, Kiwan Bonsai Journey. Ngayon sa videong ito ay workshop ko ang punong ito dahil may correction akong gagawin sa punong ito. Gaya na sinabi ko nung nagdaan kong video na may gagawin akong correction dito. Kasi ngayon mapapansin nyo dito sa punong ito, yung canopy niya dito ay masyadong malapad. So di siya proportion sa taas ng ating puno at saka yung laki ng kanyang trunk. So ngayon, magbabawas ako ng mga sanga niya para maging kumpak ito. Para mas maganda siyang tingnan kaysa ganito. Tingnan nyo, pangit tingnan kasi masyado siyang malapad. So, samahan nyo akong i-workshop to. Umpisahan na natin. Bago pala tayo pumutol sa mga sanga natin, ay tingnan muna natin kung ano ang kalalabasan niya kapag pinutol na natin. Kumuha lang tayo ng tila. Gaya nito. Ito kasing sanga ito ang tanggalin ko. Kasi ang sanga ito ang dahilan kaya masyado nang malapad ang kanopi ng ating puno. So, lagyan ko na ng tila para makita natin kung anong resulta niya kapag tinanggal natin yan. Ngayon, nakikita niyo ang malaking pagkaiba kapag tinanggal natin ang sangang ito. So, medyo nabawasan na siya. Ito lang muna ang sangang ito ang tanggalin ko. Baka mamaya tanggalin ko rin ito. Tingnan natin. Kapag tinanggal ko yan, kung ano ang maging itsura niya. Ayan, mas maganda pag tanggalin ko rin yan mamaya. So ngayon, tanggalin ko muna itong sa mga bandang ilalim. So ngayon, tanggalin ko na. So, ito na yung nakuha kong sanga. I-try ko itong itanim. Baka mabuhay. Instant bonsai na ito. I-try ko lang itong itanim. Linisin ko lang yung pinagputulan ko. Yan, malinis na. So ngayon, yung puno natin ay nag-umpisa ng magandang tingnan. I-bendang natin dito. At ito ring sanga ito, tanggalin ko rin. Ito ang isusunod ko. Tanggalin ko lang yung wire muna. Pag di kasi ito siya kinuha, ay masyadong malapad pa rin yung kanopi ng ating puno. Kaya tanggalin ko na lang. Ganyan talaga sa pagbubonsai, yung puno natin ay walang katapusan. Kahit minsan, natapos na natin yung bonsai natin, pero minsan, kailangan pa rin nating baguhin. Pag may nakita tayong mas maganda na kalalabasan niya. Pero sa pagbubonsai naman talaga, di naman ibig sabihin na yung design mo ay yan na talaga hanggang sa matapos. Maari pa rin niya magbago-bago. Depende yan sa puno. Kasi yung ibang puno, nagbibigay ng ibang mga sanga na mas bagay kaysa dati niyang design. So ayan, mas maganda na siyang tingnan. At saka dito din sa likod ay magbawas rin ako. T
Tingnan rin natin kung anong kalalabasan niya pag tinanggal natin ito. Ganyan, tanggalin ko talaga ito. Kunin ko lang muna yung wire niya. Mas maganda rin pag tinanggal ko ito, sanga ito. Para ang magamit ko na lang sanga ay ito. So yung tapering niya mula dito papunta dito ay mas nag-improve. Dito kasi wala na siya masyadong ganong tapering. So tanggalin na natin. Yan, ito pa rin. I-try ko pa rin itanim. I-wire ko lang muna ang sangang ito. Ayos ko lang tong mga sanga niya. At ngayon, ang isunod naman natin, tingnan natin pag tinanggal natin to. Ah, so ayan, tanggalin ko. Sa pagbubonsai, huwag tayong manghinayang na magtanggal ng ating mga sanga. Kung para sa ika, gaganda rin naman ang ating mga bonsai. Ang iba kasi, lalo na sa mga baguhan, ayaw nila magbawas o magputol ng kanilang mga sanga dahil nasasayangan sila. Pero huwag tayong maghinayang. Kung para sa ikakaganda rin naman ang ating mga puno, huwag tayong mahinayang, putulin natin. Ayan, balatan ko to. So ayan, ganyan na. So i-arrange ko na lang to mga sanga niya. So ayan na siya, natapos ko nang putulin yung tatlong sanga ko dito sa gilid nito, dito sa kaliwa at saka dito sa likod. So ngayon, hayaan ko na lang siya muna na ganito. Balang araw, marami pa rin tong babaguhin. Pag nag-develop na tong mga pods niya dito, ay gaganda na ito. Dahan-dahan na itong gaganda pag nag-develop na yung mga pods niya dito. Hintay naman tayo ng mga ilang buwan
bago na naman natin i-workshop ang punong ito. Pero ngayon dito, marami pa rin itong babaguhin, maraming tanggalin at marami pa rin madadagdag. Kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like, share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto ring matutong mag-bonsai para magkaroon din sila ng idea kung paano gumawa ng bonsai. At sa mga di pa pala naka-subscribe sa akin, paki-subscribe na rin at pindutin ang bell notification button para ma-notify kayo sa mga susunod kong gawing video. Kita-kita na lang tayo sa update ng punong ito. At maraming salamat sa panonood.